ka ng third eye? Mata ng bagyo o mata ng pigsa? Kung bibigyan po ako ng third eye, mas pipiliin ko po ang mata ng bagyo. Katulad na lamang po dito sa ating bansang ginagalawan. Maraming bagyo ang dumadaan sa ating bansa. Gayunpaman, gusto kong maging mata ng bagyo upang mabigyan ng warning ang mga tao dito sa Pilipinas at maging handa sila sa mga sakunang darating dito sa ating bansa. Palagi po nating pakakatandaan na kapag handa ka sa isang bagay, walang mangyayari sa iyong masama. And I thank you. Sa iyong palagay, saan ka masisikat? Mahagip ng camera o mahagip ng 10-wheeler truck? I believe na masisikat ako pag nahagip ako ng 10-wheeler truck. Dahil kung sa camera at camera lang din naman po, ano bang kwenta ng mga camera na yan? And I, thank you! Ang shampoo ba, kapag binawasan, sham na lang. Ang shampoo ba, kapag binawasan, sham na lang? Ang tanong po ay talagang nakakalito, mga kaibigan, dahil kung ito'y babasi mo sa pagbibilang, mababawasan talaga ang 10, magiging sham na lang siya. Pero kung pula sa literal na buhay, pag binawasan mo ang isang shampoo, malamang mababawasan siya, pero hindi siya magiging sham. Dahil mababawasan lamang ang content ng shampoo. Parang buhay lang natin, i-enjoy natin ang buhay. Dahil darating ang panahon, para pag humiga tayo sa ating kama, wala tayong pagsisisihan sa mundo. And I, thank you. Anong mas gusto mong i-recycle? Yung kaibigan mong mapapel o yung kaibigan mong plastic? Mas pipiliin kong i-recycle. Start with I believe. I believe, mas pipiliin kong i-recycle yung kaibigan kong plastic. Kasi pag sinabi nating mapapel, sumisip-sip sa'yo yan, mapapakinabangan mo yan. Pero tandaan mo, ang plastic, kailanman, hindi mo siya mapapakinabangan. At higit sa lahat, sisiraan ka pa niyan. Mabuti ka pag nakaharap ka. Pero pag nakatlikod ka, wala ka na. And I! Thank you. Pag humingi ka ng tawad sa tindera, anong kasalanan mo? I believe kapag humingi ka po ng tawad sa tindera, ito po ay hindi nangangalugan na ikaw ay may kasalanan. Isa lamang naman ang kahulugan to kung tumingi ka ng tawad eh, kasi ang mahal ng presyo. Bakit? Pero kung ginawang kasalanan sa kanya, wala naman, di ba? At ang pagtawad ay hindi nakakahiya yan, lalo na kung sapat lang naman yung pera na meron ka upang may pakain sa sarili mo o kung sa pamilya mo. Kaya kung kayo po ay hingi ng tawad sa tindera, wala po kayong kasalanan. Kayo po ay humihingi lamang ng konting pabor. And I thank you! Si Gas Abelgas ba, kapag may pinagdadaanan, hindi sumusoko? Marami pong salamat. I believe na si Gas Abelgas po kung minsan sa dami ng pinagdaraanan ay sumusoko. Katulad na lamang po ng nasa kanyang programa. Kapag ka po may nasasaktan, may napapatay, nasusoko po iyon. Ngayon po si Gas Abelgas kapag ka may problema ay sumusoko din. Ngunit hindi sinabi mong sumusuko, ay pinanghihinaan na siya ng loob. Bagkus, ito po ay humihingi po siya ng tulong sa mga taong malapit sa kanya. That would be all, and I thank you. Gaano kalalim si Julius Babaw? I believe madlang people na ang tanong ay gaano kalalim si Julius Babaw. Hindi naman porket sinabing mababaw na mababaw na talaga siya. Last name lang to, walang connecto sa buhay. And kung tayo pa rin ang gagawa sa sarili natin pamumuhay upang magsumikap dito sa ating bansa. Yun lamang po, and I thank you. Ang dalawang magkaaway na itlog ba, nagbabati rin? Do you want me to repeat the question? Yes, please. Ang dalawang magkaaway na itlog ba, nagbabati rin? I believe, ladies and gentlemen, ang dalawang itlog daw ba na magkaaway ay nagbabati rin? Opo, ang sagot ko, nagbabati rin sila. Marahil ang hindi pagkakaunawaan o sanhi ng kanilang pag-aaway ay dahil sa pagkakaiba-iba
nung kung anong meron sila. Maaaring yung isa yung itlog na maalat or pula o yung isa yung itlog na puti na ating piniprito or ini-scramble. Parang ganun din ng tao, tayo ay unique na ipinanganak na iba-iba, may differences, so minsan may mga bagay na tayo hindi na pagkakaintindihan, kaya tayo nagkakaroon ng hidwaan. Ngunit, darating din naman ang araw na walang nakukuha or walang pwedeng makuhang problema sa maayos at diplomatic na pag-uusap na kung saan pagdating ang araw, magbabati at magkakapatawaran kung anuman yung pagkukulang ng bawat isa. And I, thank you. Ang kargador ba? Dapat dor lang ang karga? Ang kargador ba? Dapat dor lang ang karga? I believe, kung ang kargador daw ay dor lang ang karga, hindi po ako naniniwala dyan. Bakit? Dahil lagi hindi po nating tatandaan na kapag hindi naman sinabing kargador ka, edor lang ang dadalin mo. Kung anong aabot ng makakaya mo, gawin mo as long as na nasa puso mo yung ginagawa mo, yun lamang po. And I thank you. Sino ang mas mahirap kausap? Yung walang signal o si Ryan Bang? Isa pang tigyawat o tanong? Sino ang mas mahirap kausap? Yung walang signal o si Ryan Bang? I believe, ladies and gentlemen, ang mahirap pong kausap ay yung taong wala pong signal. Tandaan po natin, pag wala pong signal, paano mo makakausap? Ano to, alien ka, nakakapag-communicate ka, wala kang telepathy. Pero si Ryan Bang po ay isang cute at napakagwapong tao at napakahusay po, even though he is Korean, he tried to learn our language just to be here and mapasaya tayong lahat. Kung hindi po natin siya iintindihan at di po natin pagtsatsagaan na makausap siya, eh hindi po talaga magkakanawan. Pero bilang edukado at mga responsabling tao, tayo po kahit gaano kahirap makakausap, kahit may language barrier, tayo po mga Pilipino ay kaya po nating palampasan po yan dahil marami pong paraan ng pakikipag-usap at pakikipag-communicate. Maaari pong sa galaw ng katawan, sa salita, at kahit mga mata po ay nangungusap. Samantalang pag wala po kayong signal, the end na po, never mapuputol pong usapan ninyo, hindi po kayo magkikita o hindi po kayo magkakarinigan. Yun lamang po at maraming salamat. And I thank you. Kung nagtatago si Cardo, saan siya kumukuha ng iba't ibang jacket? I believe kung nagtatago si Cardo, kinukuha niya ang kanyang mga jacket sa kanyang mga stylist. Dito po natin makikita ang talentong Pilipino, no? Sa likod ng camera, meron po tayong mga taong nakakaligtaan. At ito ang mga dapat nating bigyan ng pahalaga kasi sila ang nagbibigay ng kulay sa mga artista na nakikita natin sa camera. And that would be all. I thank you. Sa iyong palagay, gaano kahalaga ang butas sa donut? I believe mahalaga ang butas sa donut dahil mula bata pa lang tayo, nakakita na tayo ng donut, butas talaga. So, mahalaga ang butas ng donut kasi pag wala na siyang butas, hindi na siya donut. And tinapay na siya. And I thank you. Ano ba talaga ang idinadaing ng daing na bangus? I believe ang idinadaing ng bangus na sa daing na bangus. Daing na bangus. Pwede ko na lang sumagot. Mad lang people, I believe lang. Ang idinadaing ng bangus ay bakit daw po siya, bakit daw po nila hinuhuli at dinadaing. So ngayon, ang daing na ito ay freedom po ang kanilang gusto. Pero samantalang tayo, gusto nating kumain kasi masarap ang daing na bangus, 'di ba? So, and I thank you.